Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I'm Jet Paderes. And I'm Mish Paderes. For today's video, pag-uusapan natin ngayon ang about sa passport request letter. Kung ano-ano ang mga requirements at kung ano ang gagawin mo kapag passport request ka na. Kaya to may email yung IRCC? Check ko nga. Baka nga importante. Wow! Passport request na? Ang bilis naman ah. Di ko expect na passport request na kami. Yes! Wow! Di ako makapaniwala. Message ko ang asawa ko. Thanks God. I'm sure excited ka na dahil approved ng application mo. Pero mas masaya kapag meron na ang visa ang passport mo. Pero bago ang lahat at kung bago ka pa lang sa aming channel, please like, share, subscribe, and click the bell button for more updated videos. Question and answer ulit tayo guys. Tatanungin ako ng asawa ko, yes. Then sasagutin ko lahat ang mga tanong niya. Ready ka na ba? Oo naman, ready na. Wow, ang dami mo yata ang tanong. Oo, marami-rami ito. Dahil itong madalas na tinatanong kapag passport request ka na. Kasi nakakakaba kapag nagkamali ka sa pagpapadala, di ba? Okay, let's start. Question number one. Kapag ba nakareceive ka na ng passport request letter, hanggang kailan ang valid nito? Kailangan po, within 30 days po, ay may submit nyo na po ang passport nyo sa Visa Application Center. Paano mo ipapadala ito? Pwede pong one-way courier or two-way courier. Kapag one-way courier po, kayo po mismo ang magpapadala sa Visa Application Center. Kapag naman po two-way courier, ang Visa Application Center ay magpapadala ng mag-pick up sa bahay ninyo. Pero syempre, medyo mahal yon. So, nung kami po, ako na lang po mismo ang nagpadala sa Visa Application Center at ang courier ko po ay LBC. Magkano naman ang binayaran mo sa LBC? Noong kami po noon, ang binayaran ko po sa LBC ay 150 po. Mas mura po siguro kapag sa Metro Manila. Yung sa amin po kasi galing pa sa Pampanga. Ano-ano naman mga requirements na isasubmit mo kapag passport request ka na? So, ito po yung mga requirements na kailangan pong isubmit. Passport, passport request letter, CVAC mail-in checklist, manager's check, at ang BFS consent form. So, ipapaprint nyo po ang passport request letter, CVAC mail-in checklist, at BFS consent form. So, sa manager's check naman po, manager's check po ang ipapagawa nyo, hindi po personal check. At saka kailangan po ang ilagay po sa manager's check ay yung exact amount ng babayaran mo. Ano naman ang gagawin mo kapag isasubmit mo na ang passport mo sa Visa Application Center? Okay, explain ko po sa inyo ng mabuti. Bali, kapag kumpleto na po yung mga requirements ninyo, katulad ng mga nabanggit ko po kanina, ilagay nyo lamang po ito sa isang brown envelope. Sa likod ng brown envelope, magpa-print po kayo ng information ninyo or kung maganda naman yung sulat ninyo, pwede naman pong handwritten. E paano naman kapag pangit? Kagaya na sa akin. So kapag pangit po yung sulat ninyo, magpa-print na lang po kayo para talagang mababasa nila. Para mas malinaw. O, para mas malinaw. Paano naman kung dalawa o tatlo ang magpapasa ng passport? Okay lang ba na sa isang envelope lamang ito or tigi isang envelope talaga? Pwede naman po yun na pagsasama-samahin lahat po sa isang envelope. Pero yung ginawa po namin, yung ginawa ko po,
Tigi-isang envelope na lang po kami ng anak ko para organize na din po yung mga documents na nasa loob. Para mas madali nilang makita. Oo. Ano dapat ang isulat sa likod ng brown envelope kapag ipapadala mo na ito? Bali, ang nakasulat sa likod ng brown envelope ay yung return address ninyo, yung name, address, at saka yung contact number ninyo. So, bali, ilalagay po namin sa screen yung sample na ginawa ko po. Paano naman sa LBC? Isang courier lang ba yun o tig-isa dapat? Sa LBC naman po, ang ginawa ko po, yung dalawang brown envelope po namin ng anak ko ay pinagsama ko na lang po sa isang courier or sa isang plastic envelope na galing po mismo sa LBC. So, makikita nyo rin po sa screen yung sample na ginawa ko po at naglagay din po ako ng information dun sa likod ng plastic envelope, halimbawa yung address, yung name, at saka yung address kung saan ko ipapadala at saka yung contact number ko. Sa manager's check naman, ilan yung ipapagawa mo or pwede bang ipagsama-samahin na lang or tigi-isa talaga? Pwede naman pong isang manager's check na lang kung nasa isang brown envelope po. Pero since tig-isa po kami ng brown envelope ng anak ko, so dalawang manager's check po yung pinagawa ko. So tig-isa po kami. Kapag magpapagawa po kayo ng manager's check, kailangan po ay may account po talaga kayo dun sa bank kung saan kayo magpapagawa. And then, kailangan po exact amount po ang ipapagawa ninyo. Hindi po pwedeng kulang kasi baka ma-hold po yung passport ninyo sa Visa Application Center. Kung sumobra na naman po ang payment ninyo, okay lang po yon. Pero mas maganda kung exact amount na lang po. Magkano naman ang babayar mo sa ipapagawang manager's check? So, yung sa amin po, ang binayaran po namin, yung sa akin, ay 353 plus 120 pesos na SMS. Kung gusto mong may mag-update sa inyo kung nasan na yung passport nyo, pwede naman po kayong mag-avail ng SMS po or pwede naman pong hindi. Optional lang po yon. So, sa anak ko po, ang binayaran ko po ay 353 plus 500 po. Yung 500 po na yun, ayun po yung transmission fee. Kasi hindi po nag-biometrics yung ano ko dahil bata pa lang siya. Oo, kasi 3 years old pa lang siya. Pero ngayon po, hindi ko na po sure kung ganyan pa din po yung babayaran. Kasi paiba-iba po yung fees po nila. So, to make sure po, pwede naman po kayong tumawag sa kanila. So, tawag lang po kayo dito sa number na to na nakalagay po sa screen. And para itanong nyo na rin po yung mga gusto nyo pong itanong para sigurado po tayo. Saan naman ipapadala ang mga passport or saan i-address ito? I-address nyo po ito sa 29th floor, the World Center Building, 330 Street, Senator Hill Fukuyat, Avenue, Makati City. Wow, napaka-detailed naman ang sagot at explanation mo. Oo, kasi nung time na yon, hindi ko rin kasi alam yung gagawin ko kung paano ba ipapadala yung passport namin sa Visa Application Center. So, nagtanong-tanong din naman ako sa mga iba pa nating kababayan na naka-experience na. Okay. Kaya, thank you din po sa kanila sa mga napagtunungan ko po before. Kaya ito din po ang way po namin na makatulong din po sa iba nating kababayan. At kung may mga tanong pa po kayo, huwag po kayong mahiyang mag-comment lamang. At sasagutin po namin lahat ng mga tanong ninyo sa abot po ng aming makakaya. At dito na po nagtatapos ang question and answer natin. Kung may natutunan ka sa topic na ito, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at i-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aming mga bagong upload na video. Maraming salamat po. Stay safe and God bless. Bye!